Nagugulat ka no siguro. Sana'y ganun din ang pagugulat mo kung kumita ka na dito sa gusto kong sasabihin sa iyo na business. May kumustahin ko muna kayo. Kumusta yung pagkatapos ng lockdown? Kumusta yung mga trabaho na impiktuan ba o hindi? Kumusta yung pag-cellphone mo sa araw na itong pandemic? Kumusta ang paggamit mo ng internet? Naglo-load ka ba na binabayaran mo? O hindi? Siguro sabihin, tanong, sagot mo, nagbabayar ka. Nagbabayar ka ba ng tuwing linggo o di kaya 3 days na load na 50? Sabihin mo, oo. Nagbabayar ka ba ng internet sa tuwing monthly na $199 o di kaya $1,299 o di kaya magkano dyan na binabayaran mo? Siguro, oo, nagbabayad. So, ang tanong, ang ano ko sa'yo, gusto mo ba malaman ang aking i-share sa inyo na napaka-legit na business, napakagandang business na ikaw ang babayaran. Babayaran ka na babayaran. Monthly, babayaran. O di kaya araw-araw, tuwing na, o di kaya kahit natulog ka, babayaran ka pa rin. So ano yon? Siguro ang tanong mo, bakit paligwi-ligwi ka pa? Ano yon? Ang natuklasan ko na ito, bagong-bago ito, ang business. Napaka-legit na business. Natuklasan ko, nandiyan sa mga, kahit siguro nakikita ninyo ng mga, dyan ng mga YouTube, isi-search ninyo yung mga, yung ano, si Porsche. Nakikita rin yan sa ano, mga news o mga balita. Pero pag yung mga tao na walang mga knowledge, ang ano nila, pagka nakakita sila sa internet na ganun ang business, sinasabi na kaagad na scam. Tingnan mo ang tao na yan na nagsasabi na mga scam ang lumabas sa mga internet. Oo, totoo, mayroong mga scam, pero ibahin mo si Porsche. Kasi may smart contract yan. Naka-ano yan? Naka-focus yan. Walang ibang maka-hack. Walang maka-block. Once na, nag-join ka, nagbabayad ka ng Ethereum na 0.05 para sa pagpasok mo kay Porsche, na pasok ka, walang ibang mga makayari sa account mo. Oh. Hindi katulad ng mga ibang business dyan na pwedeng iskamin. Yan, walang iskamin. Pero pakinggan mo mabuti, kung ganyan ka na talaga, lahat ang makikita mo na iskam, puro duda, tingnan mo habang buhay mo. Ganyan ka rin, walang magbabago, walang masama na mag-try and try to the success. Subukan ninyo para malalaman mo kung ano ang reverse. Malalaman kasi pagka once na darating ang surety mo, pagka ganun-ganun ang subok mo, maghinto naman yan kasi paangat-angat yan. Pero ang problema sa'yo, pag wala ka nang i-try, puro duda ka na sa mga nakikita mo sa mga internet, hindi mo naman ang inaaral, sigurado na maiwan ka na sa mga taong naging successful ang buhay, na nabuhay ang pamilya mabuti, nabuhay ang mga magulang, o di kaya'y mga malaking natulungan. So, saan ka pa sa mga tao? Saan ka pa sa dalawa? Na taong nakatulong, tao walang natulungan. Siguro, siyempre, kahit bata, sabi ni mas magustuhin ko, ako yung taong makatulong. Kung ganun ang gusto mo, hanggang ngayon, simula ngayon makita mo yung video ko, mag-start ka na mag-try sa anumang nakita mo na dapat na hindi ka mang nag-iisa-isa, kasi ito
buong mundo na nakalaman itong business. Bago pa ito siguro, bago mag-lockdown, naka 6 months pa ito dito sa Pilipinas pagdating na. So, pagtrabahuin mo mabuti, aangati ng buhay mo, marami ng kumikita dito na, pero aralin mo ang sistema para hindi mo na masabi ang scam. Kaysa nagsasabi ka ng una scam, nakita mo pa, nagsasabi ka ng scam, hindi mo na nakita. Sa kabila ng sinasabi mo, marami pang mga tao na mas mabuti pa sa'yo na proud sila sa itong business. Si Koshash. Hindi na ako kalita. Para ipaano ko lang sa inyo. Para magigising ba yung ano ninyo. Kasi, iba-iba yung mga tao. May mga tao na parang kang kumakain. Pagka kumakain ka, kung nasanayan mo may sili, kung nasanayan mo ang spicy, siguro hanapin mo ang spicy, hindi ka maganahan. Pero kung nagasasanayan mo ang walang ano, siguro yun din na alam. Yun din ang kasanayan mo. Pero ang tao na kasanayan niya, medyo spicy, tulad din ito, na energy talaga. Kailangan dating ko sa inyo, energy, para magising ang dito mo. Kasi karamihan, kaya sa Pilipinas, maraming mahirap, marami rin maging mayaman. Dahil maraming din ang nangyari sa tao, sa buhay ng tao dito sa mundo, minsan umaangat, minsan bumagsak, minsan umaangat, pero hindi rin nagpakawala ng pag-asa. Pag ang mga taong ganyan, umaangat, bumagsak, yan ang mga tao na walang kumpay, walang sawa mag-try. Kaysa ikaw ay lagi na nakaganon habang buhay mo, nakaganon ang pinahirapan mo dyan, yung mga anak mo. Anak mo, payag ka ba yung anak mo na makikita mo dyan sa mga turnuhan? Makikita mo dyan na nanglilimos? Tapos ikaw ang tatay na malakas pang katawan? Ikaw ang nanay malakas pang katawan? Payag ka ba ganun? Friend, simula ngayon, maliit man o malaking trabaho, saan ang kaya mo? Gawin mo na. Kung ikaw may tao na nakatrain na, huwag kang magtampo. Baka hindi pa yung araw o di kaya panahon na makukuha mo yung mga pangarap mo. Makukuha. Kasi buhay ka pa eh. Malaki ka pang pag-asa. So, alam nyo, karamihan sa mga tao minsan, pag hindi mo nakuha na medyo bata-bata pang edad mo yung pangarap mo, yung minsan nasa makukuha niya pa na mayroon na mga anak yung anak niya. Kaya doon na lang siya sinisortihan. Na so ito, pagka nakita mo itong video na ito, na ano, mamaya pag-usapan natin anong business na yan, paano siya gawin. Kasi ito, hindi naman masyado ito ang business ko na pero pangkarga lang muna. May sa susunod na ipapakita ko sa inyo paano. At saka marami tayong mga video diyan. Ay marami tayong mga leader diyan na napakagaling sila mag explain itong business na to na hindi ka talaga maligaw. Maintindihan mo at saka marami kang knowledge, marami kang makuha na maganda, kasi hindi lang itong business na pag-usapan, pati paano ka yayaman, paano ka maging milyonary na mapag-aralan mo dito sa business na to. Kasi may team ito, malaking team ito na nandun na ang lahat ng mga magagaling magaling na mag-usap dito, na mga milyonary na pre walang bayad, na nanonood ka lang, pinakinggan mo na lang, na pwede mabago ang buhay mo, maging milyonary kung ikaw ay tao na maglagay ng laman. Maglagay ng ano. Pero kung ikaw ay ano, kahit anong laki ng ano, palanggana o timba o kung binaliktad mo, wala nang masalo yan. Wala nang masalo. Oh.
Pero kung ikaw ay willing makinig, willing makinig at saka gawin, ito ang friend. Basta ito na rin ito na lang ano ninyo. Kung pagka mga ganyan na ano, mga bagay na sasabihin ninyo na maliit ang bagay yan. Yung maliit na huwag ninyong pamaliliitin kasi alam mo ang karamihan sa maliit, dyan din nagsisimula ang malaki. Malaki. Kasi walang malaki na nagsisimula nang sa malaki. Katulad din na pera. Ang pera, ang 100, pag walang piso, hindi ma 100 yan. Siguro hindi mo tanggapin yan. Na kailangan yung piso na yun. Importante yung 1 million na may mawawasan pa ng piso, hindi naman 1 million yun. Hindi ma. I-count ng computer yan, i-count ang tao yan, kung kulang pa sa piso, i-1 million, hindi pa rin pasok sa total. Kaya, yan pinaka-importante. Pag maliit, palakihin mo. Huwag mo lang liliitin habang naliliitin mo. Kasi ikaw ang kawawa. Late ang oras mo. Tingnan mo ngayon. Tatanda na tayo na wala tayong maipon. Wala tayong ano. Ako sinasabi ko lang. Ako, hanggang ngayon nag-aral pa ako. Pinaaralan ko pa akong kung bakit ang buhay na napaganon. Kaya baka sa akin may mali pang pamaraan na hindi ako masyado ano. Ako, sa totoo lang, marami akong na-try na nakapunta ako sa ibang bansa, naka-7 years ako, wala, marami akong tinitrabaho, wala pa rin na bagong buhay ko, ginagawa, marami akong ginagawa doon. Marami ko na ano, wala pa rin na bago ang buhay ko. Kaya ako hindi ako sawang-sawa magte-try sa kahit anong bagay kasi ako subok-subok na baka nandoon na ang sorte na maangat ang buhay ko. Basta ang tao walang kupay, walang asawa, yan ang tao na makamit niya ang tagumpay niya. Sa akin marami akong naranasan pero sa ako pwede kong sabihin na parehas naman tayo ngayon. Sana sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay na tayo umaangat sa buhay. Sabay-sabay na tayo umaangat ang buhay. Kung kayo dyan sa mga, ano ko lang yung mga abroad dyan, sa mga babae, galingan ninyo ang pagkita ninyo dyan sa amo. Mga amo ninyo, pakawait kayo sa amo ninyo para mabait rin sila sa inyo. Pero ang ano ko lang sa inyo, kung sino sa inyo, habang may oras pa, dublihin niyo ang kita ninyo, kayang-kaya ninyo. Si Porsas, napakadali ito gawin. Nandito kami, tumutulong sa inyo, pwede kami no, i-chat sa Facebook, nandiyan ang Facebook ko, datuari na tuko, na pwede kami nyo i-chat sa Facebook para alamin niyo kung paano ang business. Tapos mag-send kami ng video. Makapasok na kayo. Tingnan mo, marami dyan sa ibang bansa, sa Dubai, sa Jeddah, sa Saudi, sa Kuwait, sa London o kaya. Kasi dyan nauna, sa ibang bansa nauna itong business na ito. Pero marami dyan din na nakaalam. Marami din na nakaalam. Yan din na ang ano. Napakabilis itong business. Ida-download mo na lang yung ano. Hanapin mo ang Play Store mo, ida-download mo doon ang Trust Wallet. Mada-download mo yung Trust Wallet na yon, i-process mo hanggang sa i-process mo. Basta ingatan mo na ang recovery password. Take note mo para hindi mawala. Kahit anong mangyari sa account mo na pwede mo siya balikan kahit i-download mo ulit yung pa rin ang gamitin mo na ma-recover mo pa rin yung account mo. So siguro naintindihan ninyo. Ito, hindi na muna itong ano. Kung sa susunod, ay explain ko na lang sa inyo. Kasi medyo, hindi naman masyaro yung oras natin. Yung pa rin, yung sinasabi ko sa inyo, sabi na kayo sa akin. Sabi na tayo. Pasok na kayo sa Keporsad. Nandito rin ako. Napakadali yan. Kasi pagka, pumasok ka kay Porsad, ang gawin mo na lang, halimbawa dito kayo sa akin, i-chat niyo ako, sabi mo, kuya o kaya sir,
mapapasok ako dyan. Paano ko makapasok? Edi turuan kita na ida-download mo si si Ethereum. Ida-download mo si Trust Wallet. Pag ma-download mo, na i-process mo, at sundanin mo ang sasabihin ko sa mga video o di kaya ida-download mo, tapos doon ka magsisimula mag-register. Pero ang ano doon, kasi lahat ng bagay na mayroong kang kailangan ilabas. Yan din, pagka iba, narinig na yung iba, iskam yan kasi may inilabas. Subukan mo, wala kang ilabas na gawin mo ang business mo. Anong business mo dyan na walang ilabas? Lawe lang? Yan ang scam. Lawe-lawe lang. Yan ang scam. Ito, papasok ka dito sa Kepursa. Kailangan din. Kasi pag iba-iba ito, minsan tumataas ang Ethereum. Pagka kailangan yung ano mo, 0.05 Ethereum, na minsan bumaba yan, minsan 2.5, minsan ganyan, kasi minsan bumaba pa, supra pa, hindi, mga supra 1,000, ganyan, minsan supra 2.5, minsan lalampas pa 3. Pero hindi naman na masama kung marami ang mapadala mo sa kipren mo, kung ika-applyan mo. Hindi man na masama kasi ibibili mo ng Ethereum yun. Pagka marating sa kanya, pag nag-transact kayo, bibili ka sa kanya ng Ethereum para makasend sa'yo ng link na makaregister ka. Pag nag-send ka sa kanya, sa any remittance, pwede ka mag-send sa kanya para matransact niya ang Ethereum na bibilin mo para isend sa'yo, para doon ka na lang mag-register. Yun. Hindi naman na masama. Halimbawa, inisend mo sa kanya na 3,000 na i-transact niya sa Ethereum yon, isi-send niya sa iyo na darating sa iyo yon, siguro maging dollar na siya sa Trust Wallet mo, maging dollar sa Trust Wallet mo, maging dollar. Tapos anong mangyari? Pag Ethereum na bumaba, ang Ethereum, minsan bumaba ang Ethereum na sobra 1,000, sobra 2,000, bumaba kung dollar mo na 3,000 na 660 equivalent $60 na minsan maiwan din yung halimbawa 30 o di kaya $20, maiwan. Walang mangyayari yun. Pwede mo yung kukunin uli. Pwede mo i-transfer kahit sa remittance. Pwede mo siya i-pay out. So, naintindihan? Pwede mo siya i-withdraw. Pero hayaan mo na muna. Hayaan mo muna doon sa ano mo. Para kahit wala ka pang kinikita, kung may makita ka lagi, lagi kang may energy. Kasi ito ang mga sikreto ng mga tao na naging yaman na sa buhay. Kailangan kahit piso, kahit ano, kung kahit mahirap, sabihin naman na mahirap ka, kailangan yung pitaka mo, yung wallet mo, may laman yun, kahit piso. Kasi pagka may laman yan, parang yung knowledge, parang yung ano mo, na parang ano mo, feeling mo, may pera ka rin. Kaysa walang laman na kahit baliktarin mo, walang laman kahit piso na feeling mo, walang-wala ka na kahit, yeah, na doon na magsimula ang tamad mo. Matamad ka, wala ka ng laro, kundi matulog, hindi mo aras, sinasayang mong oras mo, hindi mo na alam yung oras, hindi na babalik yan. Mas maganda pa, sabi nila, yung alahas na nawawala sa'yo kay isang oras na nawawala sa'yo, mas mahalaga kasi hindi na mawawala. Hindi mo na alam ka, pre. Uras-uras, minutos-minutos, yung buhay natin nababawasan. Hindi na magdagdag yan. Hindi. Halimbawa, kung 70 ang edad mo, ano ka na ngayon? Kailangan hindi na tayo malit. Ano ka na ngayon? Kung 70 ang edad mo, siguro kung abutin ka ng 70, 75, medyo matanda-tanda ka na.